Hello guys, good morning. Yan, ngayong umaga papakita ko sa inyo yung kabuuan ng kwarto ni Ate Beth. Tapos sasabihin ko na rin sa inyo yung size ng mga kwarto sa taas, kung ano yung mga size nila. Yung, di ba, di ko na isama nung nakaraang video. Kaya, let's go. Tingnan natin guys kung ano yung mga pwede pang baguhin niya. Yung mga hindi pa ni Ate nagagawa doon sa kwarto niya na soon ay gagawin din. Yun, sige guys, tara na. Samahan niyo na ako. Bali yan guys, ito, pagpasok mo dun sa pintuan, na yan, tapos ito yung kitchen ni Ate, tapos ito yung kanyang pinakang kwarto. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan, ganyan yung pinakang design niya dyan. Yung kwarto ni Ate, pasukin natin. Nilalakasin namin to guys, kasi ano, kasi pinaglalaroan ng mga bata. Eh, guys, pagpasok mo dito, ayan, yun yung kitchen, tapos ito yung kwarto ni Ate, pasok tayo. Tingnan natin. Yan guys, ganyan. Ganyan na makikita nyo guys dyan pagpasok nyo. Ganyan siya. Ganyan guys. O, nakikita nyo ba? Bali, ganito yung design ng kwarto ni Ate. Ganyan siya kalawak. Ganyan siya guys kalawak. Yan, yung kwarto ni Ate. Ganyan. Yan yung kanyang flooring. Bali, pagpasok mo, ganyan yung matatanong nyo. Pero guys, hindi pa siya totaling tapos. Ha? Kasi marami pa si Ate ditong mga gagawin. Marami pa siyang project na gagawin dito. Kaya yan. Tingnan nyo guys. At ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. Kasi otay-otay lang naman ang paggawa ni Ate. And guys, bali, pagpasok nyo ng pinto niya, yung pinakang pinto niya, makikita nyo nga yan, yung side na yan. Yung mga nakalawit na ano na yan guys, bali ilaw yan na gagawin niya dyang ano, gagawin niyang minibar. Tapos sa side na ito naman guys, makikita nyo para siyang box, pinakang CR niya dito sa loob ng, sa may kwarto niya, sa loob ng kwarto. Tapos yan guys, makikita nyo may, di ba may buta siya. Ang ano dyan, lalagay ni Ate ay yung kanyang ano, aircon, tapos ganyan siya guys, oh. Ganyan, yung gitna na yan, yan yung magiging ano niya, lagay yung kama niya, tapos abang yan sa taas na yan, yung ceiling pa na may ilaw siguro, ganun. Yan guys, ganyan siya. Dyan guys, yung magiging walk-in closet ni Ate, yan. Hindi pa siya guys, yung pinto na yan ha. Bali guys, hindi pa siya yung tunay na pinto niyan ha. Kasi hindi pa nakakapagpagawa ng pinto ni Ate doon sa kwarto niya. Yan guys, ganyan. Yan. Daan to sa CR. Pupunta sa kanya CR. Tapos may mga mga nakakabit ng pin light yan guys. Ganyan. Yan. Nakita nyo ba guys? Kita nyo ba? Parang gaano eh. Yan guys, nakikita nyo. Di pa kasi siya natatapos gawa ng ano, utay-utay lang kasi si Ate Beth mag-isa lang naman siya sa ibang bansa na nagtatrabaho. Kaya utay-utay lang yung pagpapagawa niya. Pag halimbawa nakabili kami ng materyales, kabit, ganun. So yan guys, ganyan siya. Ganyan. At abangan nyo guys ang mga pagbabago dito sa mga susunod kong video pag nagpagawa na ulit si Ate. Pag nag-start na ulit. Ayan. Yan guys, kung mapapansin nyo, meron siya doong ano, pinakabutas. Yan guys, tapos yun kakabitan nyo ng parang ilaw. Ilaw siya na sa tapat ng minibar. Tapos iyon, yung pinakabutas na yun, yun ay pinakalababo. Lalagyan siya dyan ng lababo. Ganun guys, ang kanyang design. Yan guys, ganyan lang siya. Ganyan lang, ganyan ang lagay pa lang sa ngayon. Pero soon makakabitan niya ng mga kailangang ikabit at mga kailangang gamit pagka yung meron na ulit ano, materyales. Pero sa ngayon guys, ano, tinatapos muna ni Ate yung mga project niyang iba sa labas. Kaya, kasi gusto niya pag uwi niya, siya yung pipili ng mga design, tapos siya yung parakita niya yung paggagawa ng mga, nabawa ng minibar dyan, nung walk-in closet niya dito sa loob. Yan. Ganyan guys, kaya mapapansin nyo, empty pa siya. Kasi ano. Ito guys, mapapansin nyo yung anong plywood na yan.
Pang ano yan guys, pang lagay sa kesame dun sa labas, sa patio. Yung pinakita ko nung nakaraang video ko. Kaya nandyan lang siya. Yan. Guys, ang lapad niya, ng pinakang floor niya, ganyan yung floor niya. Ang pinakang lapad niyan guys ay 5. Tapos ang haba niya 6 meters. 5 and 6 meters ang haba ng kanilang ng kanyang pinakang flooring. Yung paha ganun, 5 lang. Tapos yung paganto 6 meters. Yan guys, yun ang sukat ng ano ni ate, kwarto. Pinakang kwarto guys. Dahan-dahan lang guys ang paggawa niya pero at least nakakaano naman na si ate. Yan, ganyan. Tingnan niyo guys, kita niyo ba yung ano, design ng flooring niya. Yan. Yan yung paglalagay ng kanyang walk-in closet. Laki guys. Yan. Kaya nakaka-proud, nakaka-proud yung ano ni ate. Kasi ang sipag niya, tiyaga niya sa pagtatrabaho para makapundar ng ganitong ano. Kaya guys, sa iba dyan, kaya nyo rin yan. Push lang. Sipag at tiyaga. Ganun guys. Yan. Kasi si Ate Beth nga, mag-isa lang siya, pero napagawa niyang ano. Parang ganun guys, tiyaga-tiyaga lang. Guys, tapos na tayo sa ano ni Ate Beth, sa kwarto ni Ate Beth. Samahan niyo naman ako, tingnan natin yung kanyang CR dito sa kanyang kwarto. Yan guys, ipapakita ko sa inyo. Yan guys, pagbukas mo ng ano dito, ng pinto, ayan, sa kwarto ni Ate Beth, makikita mo naman yung kanyang CR. Ganyan guys, yung design ng kanyang ano ng CR. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan guys. Ganyan siya. Hindi na namin to guys, ginagamit kasi maluluma siya. Hindi pa si ate na ano dito. Ayan, ganyan siya guys. Ganyan yung kanyang team ng ano. Pero hindi pa to tapos guys kasi lalagyan pa to ng sliding dito. Para sa shower. Kasi may abang yan ng shower guys. Ayun. Nagyan pa siya dyan ng shower. Bali yan guys. Pwesto yan ng shower. Tapos ito yung pinakang lababo niya. Hinawan. Yan. Ganyan siya guys. Tingnan nyo. Ganyan siya. Tapos dito. Ganyan. Bali guys. Di pa siya tapos ah. Kasi may gagawin pa si ate dito. Ang dami pang ano. Ito. Itong side na to. Pinakang lababo yan. Pagpasok mo dito. Sa galing sa CR. Ay sa kusina. Sa kitchen sa loob. May hinawan dito. Tapos ganyan siya. Tapos yun yung kwarto ni ate. Tapos pa ganyan. Guys. Pa siya tapos. Pero soon gagawin yan. Utay-utay lang. Bali ito guys, lalagyan to ng sliding. Yan. Kasi para sa shower. Para yung pagka ano, hindi nababasa yun dito. Sa ano, sa flooring dito. Yan guys, ganyan yung flooring niya. Ganyan yung kulay. Simple lang. Tapos to meron siyang ano, may antag dito. Yan yung mga ganyan guys. Nakabitan ni ate yan ng ganyan. Mosaic. May mosaic siya guys. Yan. Yan. Diba guys, ang ganda. Nakaka-excite guys to pag natapos. Parang lalo siyang mas gaganda pa. Yeah, guys. Kita nyo ba? Kaya abangan nyo guys yung mga susunod kong i-video. Kita nyo na yung kabuuan ng kwarto ni ate at nasabi ko na rin kung anong sukat niya. Tapos napakita ko na rin yung kanyang CR sa loob ng kanyang kwarto. At isusun ko na sabihin sa inyo kung ano yung mga sukat ng kwarto sa taas. At samahan nyo ako. Yun lang guys. At marami pa ako guys ipapakita sa inyo sa susunod na mga video ko. Kasi pag nag-start na dito ng patrabaho ulit si ate, matapos itong COVID, ay go na ulit ang pagpapagawa niya dito. Tuloy-tuloy na lang guys. Yan. Bali guys, ang lapad nitong kwarto na to, tong first room sa computer room ni ate, ay 3 metro yung lapad niya. Ang haba niya, 4 na metro. Yan guys. Yan. Yan yung first room pag akyat mo sa hagdanan. Tapos, guys, tapos ang sunod natin, itong isang kwarto, yung pangalawang kwarto, ang lapad niya ay 3 meters, tapos ang haba niya ay 4 na metro. Yan.
Yun yung kanyang lapad, 4 na metro. Ay, ang haba, 4 na metro, tapos 3 metro yung lapad niya. Guys, bali ang sukat nitong ikatlong kwarto, eh, parehas sila, tatlo't kalahating metro, parehas sila ng size. Kasi ito lang yung sa liit niya, pero yung pag-anon niya, malaki. Tapos magka-size yung kabilaan yun niya, pag-anon, tapos pag-anon. Kaya tigatlo't metro't kalahati sila, tigatlong metro't kalahati. Haba at lapad. Yun guys, pangatlong kwarto to. Punta tayo sa ika-apat na kwarto. Pang-apat nating kwarto na ano dito sa bahay ni ate ay ang lapad niya ay 3 metro. Yung pahalapad niyang ganun. Pero yung haba niya, pag ganun guys, yung pag ganun niya ay 4 na metro. Yun guys, yun ang kanyang pinangang sukat sa ika-apat na kwarto guys. Ang guys, yung aking video ngayong araw na to. At sana nagustuhan nyo at sana naintindihan nyo rin yung mga sinabi ko. Ngayon guys, sana guys naintindihan nyo nga yung aking mga sinabi kanina. Tulad na sinabi ko na si ate utay-utay lang yung pagpapagawa niya kasi mag-isa lang pagka yung ano, porsigido siya na matapos yung ano. Kaya guys, sa inyo yung mga gustong magpatayo ng bahay na parang natatakot, ganun. Ano, try kayo guys, mag-try kayo. Yun guys, nang haba na ng mga sinabi ko. At maraming salamat sa aking subscriber. Huwag niyong kalimutang i-subscribe, like, subscribe, at pakipindot ng notification bell. At thank you sa lahat ng aking subscriber at sa aking hipag na supportive. At yun lamang po, God bless!